Sinisitan na ng Land Transportation Office ang inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan sa susunod na taon. Paglilinaw ng LTO, wala itong kinalaman sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Ang issue parati, face out, di ba? Wala namang face out eh. Talagang, pero may roadworthiness issue. Ganyan dinepensahan ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II ang mas mahigpit na inspeksyon na gagawin sa mga pampublikong sasakyan. Simula Enero, hindi na lamang sa visual inspection at emission testing dadaan ang mga PUV. Sa ngayon ay emission testing at visual inspection pa lang ang ginagawa sa mga pampublikong sasakyan dito sa LTO. Kapag kasi sinabing visual inspection, ibig sabihin titingnan lang kung gumagana yung ilaw, yung wiper o titingnan din kung pudpud na yung gulong. Pero oras na dumating daw yung mga bagong gamit ng LTO ay magiging mas mabusisi na ang pag-inspeksyon sa mga sasakyan katulad ng ginagawa sa mga private motor vehicle inspection centers. Paliwanag ng LTO, kailangan tingnan kung maituturing na roadworthy ang mga pampublikong sasakyan. Dagdag pa ng ahensya, wala itong kinalaman sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Siguro ang papel ng LTO rito, whether you are the traditional vehicles or the modern vehicles, kailangan roadworthy kayo pareho. Aminado naman ng isang grupo ng jeepney operators na bukod sa gastos para sa consolidation o pagsali sa mga kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization, kailangan din nilang gumastos para sa pagsisiguro na maayos ang kanilang mga sasakyan. Mas maganda talaga rin yun. Kasi naman doon sa kakarag-kara doon sa sasakyan mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.